the land of a thousand smiles. Hello! Hey! Shut up! The city of angels. The city of gods. And the sin city of Asia. Ito ang mga madalas na bansag sa Thailand at sa capital city nito na Bangkok. Sawadee ka! Welcome to Thailand! Kaya hindi nakapagtatakang ang Bangkok, ang most visited city sa mundo, surrounded by beautiful attractions and amazing activities. Thailand has a lot to offer, from the bustling capital city to the heritage sites and beaches in the countryside. Ganda, no? Ganda ng mga temple. Aside from tourist attractions, it is a country with a rich history and culture, which is a unique blend of various influences that evolved over time. Parang Pilipinas lang, parang walang pinagkaiba. Pero anyway, yan po ang ating explore. Now that the pandemic is over, let's make more memories, revisit, and discover the most beautiful places in the world. Join me in chasing good vibes and exploring world wonders and cultures. I am your storyteller, JV Arsena. At ito po ang totoong kwento. On to next destination! It's good to be back in Thailand, my first since the pandemic, and probably my first vacation. Puro kasi work dati. Yung ticket nila sa train nila going to the city proper, QR code na makikita kung ano yung mga key attractions na malapit sa mga train stations. So very helpful yan for tourists, lalo na sa mga first-timers dito sa Bangkok. Sabi nila parang Pilipinas lang naman ang Thailand. Tulad nating mga Pinoy, friendly, may malasakit, hospitable, at malalapit din sa pamilya ang mga Thai. Pareho rin tayong tropical country. Kaya kasing init din ito ng Pinas. Pati eleksyon nila, walang pinagkaiba. Kailangan may dala kang water lagi. So dahil nga mainit, syempre, ayaw nating pinagpapawisan tayo, di ba? Kaya kailangan natin organisado yung biyahe. Napaka-helpful ng tourism nila dito. Nakikita mo yung mapa nila, nakalagay na yung kung ano yung pinakamalapit na railway station, malapit na BTS, yung MRT nila, sa mga tourist attractions nila. Sa aking pag-iikot sa Bangkok, talagang aakalain mong nasa Maynila ka. Di na iiba ang mga bahay, bangketa, kalsada, at transportasyon tulad ng tren. Parang LRT lang ah. Talagang malaki ang pagkakapareho natin. Ito, may train sila. Hanggang sa traffic, naku, problema rin dito sa Bangkok. Kinikwento ng driver namin that holiday kahapon, kaya matraffic papunta pala because maraming lalabas ng Bangkok. Yan hindi ng kwento ng mga kaibigan ko dito. Every weekend, lumalabas sila ng Bangkok. Kadalasan, pupunta sila sa north, sa Chiang Mai, o di kaya sa south, to the beach. Parang Pilipinas din. Filipinos also love to hang out, no? Sa labas ng Metro Manila every weekend. Isa rin sa marka ng Thailand na talaga namang laki ng pakinabang, ang Chao Phraya River. This is the Chao Phraya River. So susubukan nating mag-cruise, pero ngayon, muburahin po yung sasakyan natin. Ito po, yung kanilang ferry o yung boat na isa sa mga mode of transportation dito sa Bangkok.
Hindi lang transportasyon, bahagi rin ito ng kanilang kasaysayan at ekonomiya. Ito yung halos pagkakapareho ng Pilipinas at ng Thailand, no? Because ang Bangkok, meron silang Chao Phraya River na ang ibig sabihin po niyan ay the River of Kings, no? Sa atin naman, meron tayong Pasig River. Yun nga lang, hindi natin masyadong namamaximize o nagagamit. Itong Chao Phraya River ay isa sa mga tourist attractions dito sa Bangkok, no? In fact, napakabuhay na buhay ng turismo dito. Ang lakas nito, itong mga to ay nagsimula pa sa mga sinaunang panahon ng kanilang kaharian. At hanggang ngayon, isa pa rin to sa kanilang paraan ng transportasyon ng pagbiyahe around Bangkok, no? So, kung gusto nyong pumunta saan mang parte, sa iba pang mga tourist attractions, napaka-accessible at mura pa nitong mga ferry boat na to. Napakalaki ho ng importansya ng Chao Phraya River dahil aside ho sa turismo, ito rin po ay isa sa mga napakahalaga pagdating sa kanilang kalakalan dito sa Bangkok. Pupunta kami ngayon sa Grand Palace at iba pang mga temples, mga sikat na mga attraction. Ito nga sabi ko, pinaka maganda dito sa Bangkok because most of their tourist attractions, especially yung mga historical or mga cultural attractions, ay nasa paligid ng Chao Phraya River. Kaya ang laking tulong itong ferry boat, itong mga bangka na bumabiyahe dito sa Chao Phraya River bilang isa sa uri ng kanilang mga transportasyon. Bangkok is the political and economic center of Thailand. Nagsimula ang sibilisasyon nito dito mismo sa ilog na ito ng Chao Phraya. Kaya di nakapagtatakang dito itinayo ang mga palasyo at temple ng royal family. So right behind me is the Grand Palace. Dito ang ating residence ng hari ng Thailand. Pero ngayon hindi siya nakatira dito. At nagsisilbi pa rin naman ito sa mga isa sa mga venue o location kung sakaling meron mga pag-welcome na guest ang kanilang royal family o yung hari dito. At dito rin ginagawa yung iba pang mga ceremonies dito ng kaharian. Kahit hindi na ito official residence, maigpit pa rin ang Thai authorities dito. Kailangan maayos ang pananamit ng mga papasok sa palasyo. Bawal din ang video at camera. Buti na lang may libre water, sobrang init. Thank you for the free water. Pero hindi ka magsisisi sa ganda ng Grand Palace. Kakaiba ang mga dekorasyon at palamuti. Nakakamangha ang sining at disenyo. Sa wall na to na napakahaba dito sa loob ng Grand Palace ay makikita yung kanilang at nakaguhit yung kanilang kasaysayan at yung kanilang pagpapahalaga sa sining at kanilang kultura. So dito mo makikita napakaganda talaga. Napakahusay. Napakahusay ng mga Thai pagdating sa sining at sa kanilang pagpapahalaga sa kanilang kultura. I also visited the reclining Buddha in one of the most popular temples at ang sikat na Wat Arun o Temple of the Dawn. So right now we're waiting for the Wat Arun or the Temple of the Dawn just across from the bar where we are waiting to see the beautiful view of a temple being illuminated around this time. This bar or this area here, it's close to Wat Pho and the Grand Palace, and just across the Wat Arun is the best and perfect place to catch the sunset and the best view
of What Are Ruined by Night. Sabi nga, hindi mo maiintindihan ang kultura ng isang lugar kung hindi mo alam ang kasaysayan. Alam niyo ba na ang dating pangalan ng Thailand ay Siam? At ang Bangkok naman ay ang pangalan nito ay nagmula sa salitang Bang na isang Thai word na ang ibig sabihin ay a village on a stream. Pero pinaniniwalaan din na nanggaling ang salitang yan sa salitang Bangkok na ang ibig sabihin ay island. Because noon po itong Bangkok ay napapalibutan ng watery o matubig na landscape. Yan po yung pinanggalingan ng pangalan ng Bangkok. Pero bukod dyan, napaka-importante ho ng part na ito ng Bangkok sa kanilang kasaysayan. Dito, ito po ay dinadaanan ng kanilang trade, dinadaanan din ng kanilang isa sa mga mode of transportation at isa sa pinagkukunan ng kanilang kita sa pamamagitan ng turismo. Pero alam niyo bang hindi Bangkok ang totoong pangalan ng capital ng Thailand? Krung Thep, ito ang official name ng Bangkok. Na shortened pa lang yan dahil ang totoo at complete name niya ay Krung Thep Maha Nakhon. Kung alam mo ang kantang ito, sabayan mo. Ito mismo ang full name ng Bangkok. Kaya naman ito ang world's longest place name ng Guinness World Records. Pero bago pa man magkaroon ng Bangkok, isang ancient city, sa di kalayuan nito ang apat na siglong nagsilbing kabisera at tirahan ng hari ng Thailand. So nandito ako ngayon sa Ayutthaya, isa ito sa mga historical cities dito sa Thailand bilang dati o pangalawang capital ng Thailand mula noong 1350 hanggang 18th century. Makasaysayan ang lugar na ito, kaya kung nakikita nyo, ang dami pa rin relics or ruins ng mga temples or mga palasyo dito sa Ayutthaya dahil dito nga nakatira ang hari noon. Pero dahil sa gera sa pagitan ng Thailand at ng Myanmar, bumagsak ito. Sinunog nila itong Ayutthaya hanggang sa bumagsak itong Ayutthaya sa kamay ng mga Burmese o yung mga taga Myanmar. Kaya naman napagdesisyonan ng hari ng Thailand na ilipat yung capital or kabisera ng Thailand sa Bangkok. So itong pagbagsak ng Ayutthaya, yun yung naging hudyat ng pagkakaroon ng Bangkok ngayon. Dito rin makikita ang sikat na ulo ng Buddha na napapalibutan ng ugat ng kahoy. Kahit may lungkot na vibe dahil sa mga nasirang istruktura, nakakamanga pa rin ang Ayutthaya dahil misto lang nasa ibang kaharian at mundo ka rito sa ganda. Saludo sa galing ng pag-preserve ng Thailand sa mga makasaysayang landmark tulad nito. Kung kultura lang din, mayaman dyan ang Thailand. Papunta ng floating market, we are on to next destination. Isa sa tatak ng Thailand ang floating market na nagkalat dito. Dito sa floating market, sari-sari ang mga paninda na nakabalandra dito. So una, meron silang mga handicraft, may mga artwork, mga souvenirs, mga damit, tela, o kung ano man na pwedeng maipasalubong o pwedeng maiuwi ng ating pong mga turista. Pero syempre, para sa akin, ang paborito sa ko sa floating market yung pagkain. Di ba halata? Ayan, tanong mo muna. Coconut ice cream sa floating market. Terrific. May orchids pa. This is coconut sugar. How much? Ang mahal. Medyo may kamahalan nga lang dito kesa sa train market.
dinudumog ng tao itong train market nila. May mga gimmick din ang mga vendor dito. Ganun lang yan, ha? Para kumikita na siya. Okay, nandito ako ngayon sa Maeklong Station. Ito, kakarating lang ng train nila, no? Na galing sa mga probinsya ng Thailand. Ito yung isa sa mga transportasyon papunta sa mga probinsya, iba't ibang panig o region ng Thailand. Ito rin yung lokasyon ng railway market na sikat na atraksyon dito sa Thailand. Ganun ka-resourceful ang mga Thai. Kung sa atin, maraming squatter sa kanilang mga riles, dito dinonvert nila to market at kapag darating ang train, aalis yung mga vendors at babalik lamang sila pagkalagpas ng train. Ganun ho sila kagaling. Hi, Ma. Hi. Hi. Kahit may patikos, sikat din ang Thailand sa animal tourism. Tulad na lang ng elephant ride. Ganito pala yung feeling sa mga isang elephant. Kawawa naman sila. Oh no! Umiyak na tayo. Kung ride lang din naman, huwag mong kaligtaang itry ang tuktok. But this is an iconic mode of transportation. So hindi ho kompleto ang Thailand experience nyo pag hindi nyo matatry ang tuktok. So, dapat nakalista to, ha? Okay? Since the last time I visited Bangkok, a lot has changed. Naglipa na ng mga cannabis at dispensary. Mula nang ma-legalize ang marijuana noong nakarang taon, kaya lalo itong sumikat sa bansag na Sin City of Asia. Mas sumaya pa ang nightlife dito. Mula sa Khaosan Road, paborito ng mga backpacker at nagtitipid, hanggang sa mga rooftop bars o sky bars. Scorpion. So may try? Thai food is also my favorite. Ang maganda dito, may choice ka kung gusto mo ng mura o mahal. I tried some of the award-winning and Michelin-starred restaurants in Bangkok. Una, ang Sirocco na nasa rooftop ng Lebu Hotel at tinaguri ang world's highest alfresco restaurant. Approve ang Mediterranean cuisine habang enjoy ang view ng Bangkok at Chao Phraya River. I also revisited one of my favorite restaurants in Bangkok close to Sukhumvit. Isa sa paborito ko dito sa Bangkok, every time na pumupunta dito, itong Baan Glam Gig na restaurant. Medyo tago siya sa may Waitaya, malapit sa mga embassy dito sa may Sukhumvit district. Isa ito sa mga paboritong hangout place ng mga kaibigan ko noong dating nag-work pa ako sa US State Department's Asia Pacific Regional Media Hub, because yung lagi naming hotel o yung training ay malapit dito yung US Embassy, at dito rin kami madalas na nagte-training, so workshop. So dito kami nag-hangout, dito yung madalas na tambayan kasi medyo looban to, eh. Masarap yung pagkain at elegante, decente, maayos. Walang, alam mo yung ano, isa sa mga sikat ko na kainan dito. Simple lang pero nandito na lahat. I also tried the popular Sala Arun while enjoying the Chao Phraya and Wat Arun temple views. Masarap ang fish at pizza dito. Suabe! Kahit nga sa food court, masasarap din ang food. Siyempre, di nakakalimutan ng mga sikat na panghimagas, ang Thai milk tea at ang mango sticky rice. First time ko rin masubukan ang roti. Sabi nila, synonymous ng pangalang Bangkok sa salitang shopping.
Tulad ng Pinas, nagkalat din dito ang mga mall. Kaya isa sa sikat na activity nito ang pag-uubos ng pera sa mga mamahaling malls o kaya sa mga tiyangge o market. Sa paglipas ng panahon, patuloy din ang pagbabago ng Thailand. Ngayon, sumasabay din ang Thailand sa modernong panahon. Hindi ito may kakaila sa mga matatayog na buildings dito, kaya isang Bangkok sa tallest cities in the world. Tulad na lamang ng King Power Mahanakon na may isa sa pinakamalaking glass tray sa pinakamataas na observation deck sa Thailand. Hindi ko kinaya. Sorry. Nakakatakot. So, ayoko nang gawin yun. Adaptation and survive. Adaptation ang sekreto ng Thailand, kaya ito ang nag-iisang bansa sa Southeast Asia na hindi nasakop ng anumang bansa. Walang masamang mag-adapt sa panahon tulad ng ginawa ng Thailand. Ang mahalaga ay ang paglingon, pagbabantay at pagpapayabong nito sa kulturang kinagisnan. Here, we're not only exploring the beauty, but also the heart and soul of a place in a country. As I go around and explore what other countries can offer for us, always keep this in mind and in your heart. Be a better global citizen. As we learn, we grow, and enjoy every single moment in life. Remember, life is short. The world is big. Let's make memories.